Liwat ka ng mga balita nga po ang lumalabas, mga kapatid, dito kay The King LeBron James matapos ang All-Star Break. Biruin mo ba namang biglang nagsiwalat si LeBron na ikinabigla ng lahat na parang ang may pinapahiwatig ito sa kanyang sariling kupunan? At siguro naman na balitaan din natin ang mga gusot na namumuo sa pamunuan ng Lakers team at sa kanya. Hindi nga po may iiwasan ang mga ganitong klaseng pagkakataon, lalo pat ganitong tila nagkamali nga sila sa kanilang ginawang eksperimento. Aminin man nila o hindi, kita nga po ang resulta na hindi talaga tugma sa gusto nilang mangyari. Kaya para bagang naghuhugas kamay o nagsisisihan sila, na kesyo dapat din na hindi nila pinakinggan sila LeBron sa pagkuha dito kay Westbrook. Dahil maraming ang nasayang na pyesa, tapos ang kapalite, hindi talaga ganong kaganda ang chemistry sa sistema ng team. Ngayon nga, mga kapatid, malamang na hindi na mapigilan pa ni LeBron na magpahaging na balak nga niyang umalis. Although matagal na nga din niyang sinabi tungkol sa kanyang anak. Pero hindi dito sa pagpuri niya sa dati niyang kupunan. At sabay-sabing gusto nga daw niyang magbalik at hindi nga daw sarado ang pintuan niya dito. Ito nga ang malupit pa dyan, mga kapatid, na kapag nga daw hindi pumirma si LeBron ng contract extension ngayong season, malamang sa malamang nga daw na aalis talaga ito kapag natapos na ang kanyang kontrata. At hindi lang yan, mga kapatid, dahil tila may sagot din ng Lakers team dito na maaari nga rin nilang i-trade si LeBron para sa mga batang manlalaro at sa mga draft picks para makapaghanda nga rin at hindi sila mas maging kawawa sa mga susunod pa na mga season, ano? Samantala, dito naman tayo kay Big Man Joel Embiid, mga kapatid. Maganda nga po ang ipinapakita ni Embiid ngayon na tila isa nga po siya sa napipisil na mag-uwi ng MVP award sa liga. At ngayon ngang napasakamay na nila si James Harden, abay mas lalo ngang lumalaki ang kanilang tsansa patungong finals pag nagkataon. Nasa pang third spot nga po ang kanilang rankings dahil sa pagpupursigi na buhatin ni Embiid ang kanyang kupunan. Kahit nga po iniwan siya ni Ben Simmons at ni isang laruman lang ayaw talagang bumalik na sa kupunan nila. Malamang may tinatago nga itong sama ng loob, ano, nakayanan pa rin nga po ni Embiid. Pero sa kabila nga po ng magandang pwesto at laro nila sa liga, naglabas na rin nga po ng sama ng loob itong si Embiid kay Simmons. Kumbaga, kahit pa nga daw ano ang gawin mo sa isang tao, kung ayaw nga talaga, hindi na nga mapipilit pa. Ito nga po ang mga binitawang salita ni Embiid sa kanyang interview, na talagang marami nga daw na pagkakataon na siya mismo ang humahabol na kay Ben Simmons para lang maging komportable ito at bumalik sa kanilang kupunan. Napakahirap nga daw ng ginagawa niya, pero ngayon wala na nga daw siyang pakipa. Para sa inyong mga suwestiyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli, mga kapatid.